Sakay ka sa likod ko. Ha? Sakay sa likod. Ha? Opo. Hello. Welcome and welcome back sa akin channel. Kumusta po? Kasama ko nga pala ang pamangkin ko, si Kate Kate, yung narinig niyo sa background. So, for today's video guys, pupunta tayo doon sa paliguan namin. Papuntang Agayayan. Meron doon balon. Ngayon kasi guys, tuwing summer, nakakaranas kami ng tagtuyot. Wala kaming tubig na nakukuha dito sa area namin. So, kailangan namin maglakad. At ayan, tingnan nyo. Ah, ang ganda ng ano ngayon, panahon. At saka, ano ngayon, low tide guys. Kikita nyo, ang lawak-lawak ng ano ngayon, ng baybayin. And good thing is, ayan nga, mas malapit ang way dito papunta doon sa igiba ng tubig at paliguan dahil pwede kami maglakad dito sa baybayin guys. Ito yung pinakamalapit na way. Meron na kaming daanan pag high tide, iikot ka pa at mayroon din paakyat pababa. Tapos pag maulan guys, sobrang putik, madudulas ka talaga. Ito yung pinakamalapit na way para papunta doon sa igiba ng tubig. Yan, nakikita nyo ang ganda ng ano, ng dagat ngayon. And makikita nyo ang bibilis ng mga kasama namin. Magagaling silang maglakad. Ayan, dito pa lang pala kami sa may buhangin. Kasama ko si Kate Kate. At yan, alas 9 pa lang, tirik na yung araw. Sobrang init na. So, ayan nga po, bandang mga March. Pag tuwing sasapit ang ano, ang summer, ganito po yung nangyayari dito sa amin. Natutuyot po yung pinagkukuha na namin ng tubig. Good thing is, meron naman po kaming napagkukuha na ng ano, ng tubig. At isa nga po ito sa pupuntahan natin, yung napagkukuha na namin ng tubig at pwede rin kaming maligo, siguro, pwede rin igiban. Tapos, and meron din doon sa may, ano, may tihim. Fresh water din yon, malinis din. At ayun nga, ito si Kyang Kyang, nasa unahan namin. Sumisigaw siya ng help. Lumubog kasi yung paa niya sa putik, hindi siya makaalis. So ito palang iyang ito guys, is maputik talaga dito. So mali yung daan namin, dapat pala doon kami duman sa may gilid. But anyway, pwede naman po duman dito. Dito pa lang area ito guys, is dito din pala kami dumadaan nung nag-aaral pa kami sa school. Nung nag-aaral kami sa Ayan, tapos pag mag-wifi kami, and sobrang dilim dito guys. Wala dito kahit ano, poste ng ilaw. Makikita mo lang dito is mga litap-tap, yun lang liwanag sa daan. Pero safe naman po dumaan dito. Yan nga guys, nabanggit ko kung pwede inuman yung balon. Kung malinis ba, eh kasi nang pumunta kami dyan, sobrang labo ng tubig. Siguro maraming nagpunta dyan, nag-igib. So, yung taga-Ranso din po, yung taga-Ranso, dito din po sila pumupunta para mag-igib ng tubig. Doon marami naman pong mapagkukuhanan, pero ito talaga ang pinakamalapit na igiban ng tubig. Kaya dito sila napupunta lahat. So, ayun po, narinig nyo kami sa background, nagtatalo kami ng pamangkin ko kasi ayun yung bumaba. Puti kasi dito guys na area na ito. So, mali talaga yung dinaan namin. Kasi itong, ano, mukha siyang buhangin pero putik po yan. Tapos napapalibutan siya ng mga bakhawan. Dapat dito kami sa taas dumaan kasi ano dito eh, hindi masyadong putik. Ang bigat-bigat pa man din. Hindi ko talaga kasya kayang kargahin. Sobrang layo pa man din nito. Mga 10 minutes siguro ang lakad. And sa huli, napapayag ko siya na bumaba at maglakad dyan sa putik kasi maliligo naman siya. After, kaya ayan, medyo gumagaan yung pakiramdam ko. And ayun, maya-maya nga, andito na kami sa area kung saan kami maliligo. Pagdating nga namin guys, naabutan namin yung kapatid ko na naliligo na. And after maligo ng kapatid ko, pinaliguan ko na din yung mga pamangkin ko.
hindi ko lang siya kinuha na ng video kasi mga bata yan, so minor sila. So, yun lang po for today's video. Paalam. Bye!